May kwento ako. Babae ako. At share ko lang ang karanasan kong hindi malilimutan at hindi inaasahan. May asawa kasi ako na seaman. Ay, sumisisi! 2 years na mag-asawa kami. Hindi naman namin minamadali ang magkaanak. Pero ngayon, napagplanuhan na namin at ready na magka-baby. Kaso, working ako. At kahit na nakabakasyon siya, busy pa rin siya sa mga schooling at training. Wow, syempre, ganyan talaga pag magpapataas tayo ng mga ranggo-ranggo. Kaya nakaisip ako ng paraan. Gusto kong subukan. Subukan yung mga nabibili sa butika. Yung mga pampagana. O, marami talaga. Kung gusto mong ganahan ka, doon ka lang magpunta sa butika. Pampagana, pero hindi sa pagkain. Ay, ano yan? Pampagana sa uma at ikabong. Churut barut, churut churut. Taas. Marami na kasi ang nakapagsabi. Mabisa daw ito. Sa babae man o sa lalaki. Ay, true ba yan? Kaso, wala nga ang mister kong magaling na nasa training. At nahihiya naman ako kung bibili ako sa butika ng pampakwan. Ang pampakwan, ito watermelon. Alam mo na, na mag-iisa lang ako. Buti na lang. Buti na lang talaga at may katrabaho akong kinunchab ako. Bilang may asawa na din naman siya at walang mali siya sa katrabaho kong yon, nangyari ang hindi inaasahan. Lunch break. Ay naku, ang dami nangyayari sa lunch break ha. Ang nangyari kasi ay nagpanggap kami na mag-asawa ng katrabaho ko. So pinag-usapan namin kung ano yung plano namin papasok sa butika na magkahawak kamay. Uy, may pa-acting pa. Tapos pumila kami doon sa counter na holding hands for the acting. Tapos yung nagpapanggap na asawa ko, na kaibigan ko, siya ang nagtanong sa pharmacist. Meron ba kayong yung pampagana sa kwan? At ayun! Mission accomplished. Success. Nakabili kami. At magagamit ko na to para sa mga binabalak namin ng asawa ko. Yung totoong asawa ko, ah, hindi yung for the acting na asawa ko. Naikwento ko naman sa asawa ko yung ginawa namin nung katrabaho ko. Muntikan siyang magselos. Pero kung hindi naman siya busy sa trabaho at sa training niya, siya naman dapat yung kasama ko eh.